Ako. Guilty or not guilty na in love sa isang leading man. Oh my gosh. Uy, alam natin yung sagot dyan. Oh, alam mo yan. Napanood mo yung vlog na yun. Oh my gosh. Amergo. Ano? Guilty ako. Sino yung leading man yan? Hindi ko pa naman suot yung sing-sing ko. Number one, guilty or not guilty, nag-binge eat ka ba after mag-diet para sa isang project? Guilty. Nag-binge eat. Oh, okay. Talaga? Anong project yan? Anong project yan? Kailangan mo mag-diet. Actually, not a project, pero di ba parang nag-cover ako for HF, for FHM. Diba nag-cover ako for FHM? Oo. So, syempre, after nun, nag-binge eat ako. At saka ito lang, recently kasi, parang I had a sort of sexy pictorial with Cornerstone. So, medyo nag-diet din ako and then nag-binge eat ulit ako after. Oh my gosh! Pero alam mo, hindi naman problema sa'yo kasi hindi ka naman, yung chan mo very slim pa rin, ever. Never naman kitang nakita. Ever since! Oh, actually, diba? Wala nga binge eat sa akin kasi I eat, sabi ko nga, di ba, I eat everything. It's just that, syempre, may portion-portion yan. Pero I eat everything. So, hindi naman ako talaga on strict diet. Wala, hindi ko alam yan. Kasi maliit ako eh. Maliit talaga yung katawan ko. Ayun. Okay. Kasi bangit mo, nag-sexy pictorial. Wait lang. Kasi sabi niya, nag-sexy pictorial siya for Cornerstone. So, ano ba yun? Parang, ibig ba sabihin nun, gusto mo na medyo sexy ang mga next projects? May ganun bang plan? Alam mo kasi, alam ko matagal na namin sinubukan, no? Matagal na namin sinubukan na ipamature ako, gawin akong woman, or magpaset. Ewan ko din ba bakit lagi akong nababalik sa sweet pa rin at saka ano mo yun, wholesome. Kahit biruin mo, nag-fitness na ako nito, pero ganun pa rin nakikita ng mga tao sa akin, no? Hindi, siguro kaya ganun yung concept ng pictorial namin. Para rin ipakita na, well, of course, I'm already 31 and I'm a woman, but at the same time, to show people then na I'm an actress na can, you know, do or portray any role given to me. Parang that's what, parang yun yung gusto naming trademark na maiwan sa tao. Na when they hear or may mabasa silang Chris Bernal, parang maisip nila na, actress to, nakaka-arte to, mapagkakatiwalaan natin sa roles. Kaya ganun din yung pictorial na medyo mature, sexy, yun. Okay. Ano lang, binalance lang din namin sa ate ng ate ko kasi lalabas sa ate ng ate ko, 9 years old ako eh. So, babalik ako sa bata. Para lang din may recall na ganito, nag-pictorial kami ng sexy. Yun pala yan. Eh, yan mo na, na-FLCD ka naman dati. So, believable ka. May nalinya mo dati na believable ka naman para mag-lops, hindi lang na-MDRCB ka. Grabe yun. Okay, next question. Guilty or not guilty? Gumastos ng super mahal na pinagsisihan mo after. So, oh yan my God. Sobrang dami niyan. Super ano guilty. Yan? Yung pinakamahal. Oh or my gosh, I don't know. Ano na lang? Isang sample. Kahit hindi yung pinakamahal. Yung pwede mo lang i-share. Ayan, dahil love ko kayo, Pep, ha? So, gusto ko kasi talaga yung mga interviews ko sa Pep lang naririnig yung mga exclusive, yung mga ganito ka-secret, yeah. Eh. siguro, ang naaalala ko, latest, siguro yung watch okay. Na... Hindi naman ako watch person, at saka hindi ako ma-accessories na tao, pero binili ko siya. Tapos pinagsisihan ko, and then binenta ko siya. Hindi ko kaya magsuot ng luxury watch. Parang I can wear naman luxury bags, shoes, kasi parang lesser value yon, di ba? Pero ito kasing watch, as in, mahal talaga siya.
na na-realize ko, ay, hindi ko kaya pala magsuot ng ganito kamahal na accessory. Mm-hmm. Oh, naku, ano kaya kamahal yung watch niya yun? Parang mas mahal pa sa mga bags niya. Ibig sabihin, bonggang-bonggang kamahal. Okay. Pero ba't mo naisip kasi ibilhin in the first place? Kung hindi ka pala mahilig mag-watch. Wala lang parang reward kasi for parang yourself. Wala akong... Hindi, kasi parang na-realize ko, wala akong luxury watch at all. Parang may luxury earrings ako, may bag ako, may sapatos, pero ba't wala akong mamahaling watch? Alam mo yun? Yun lang yung naisip ko, parang may kulang sa ano ah, sa collection ko. So, bumili ako, tapos hindi, alam mo, nabenta ko rin siya. Tapos ngayon gusto ko ulit, pero hindi na. Iba na yung priorities ko, so hindi na ako masyado. Ang galing. In fairness. Ayan. Okay. So, number three. Nako. Guilty or not guilty. Na in love sa isang leading man. Oh my gosh. Uy, alam natin yung sagot dyan. Oh, alam mo yan. Napanood mo yung vlog na yun. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh, very go. Ano? Guilty ako. Sino yung leading man okay. Nila? Hindi ko pa naman suot yung sing-sing ko. Na in love. Naku, nakakahiya. Pero past is past naman na, di ba? Kakasal na ako. Past naman na eh. Correct. Siyempre, unahin na natin yung pinakauna talaga. Siyempre, si Azure, di ba? Siyempre, na-in-love naman talaga ako doon. Kung sinita mo yan sa iyong vlog. Correct. Napanood ko yun. Okay. Ano na to, ah? Matagal na to. At saka wala namang nangyari. At saka ako rin kasi yung type na kahit crush kita or gusto kita, hindi kita ifo-flirt. Hindi ako ganun. Hindi rin ako ganun. Kasi pansin nyo naman, never rin naman ako nagkaroon ng issues with my previous love teams na na alam mo yon na involved na na in love ako or whatever. Pero so si Aljor, second si Raf kasi na in love ako sa kanya sa Impostora. Nakaka-in love. Oh my god. Bait na kasi sa ako. Mars gopong-gopo ako sa kanya. Stress ako. Na in love ako yung talagang na in love. Yung feeling. Hindi naman yung love. Siguro crush. Okay. Naging crush ko siya. Pero syempre, at that time, syempre, I was in a relationship and then he's also, may long time girlfriend na rin siya. So, chika-chika lang. Pero siguro, ilimit lang natin sa naging crush and nagustuhan ko. Kasi mabait, guwapo, ganyan. Okay. Ang galing. Nakakatawa si Chris. Yung kay Andrew, crush din. O na-in love ba yun? Kay Aljo na in love siguro, iba kasi yung crush no, na in love talaga ako sa kanya. Umiiyak pero ako ganoon. Talaga, pero ang galing no, bakit pinigilan mo yung feelings mo noon? Parang nauna siya, 'di ba, na magka-crush sa iyo. Sa pagkakatanda ko, sinagot niya 'yan eh, na nauna ata siya magka-crush sa iyo. Nauna siya, pero nung nauna siyang nagka-crush, parang hindi ako naging interested. Parang ang crush ko pa nun si Mart Escudero, yung kasama ko din sa Starstruck. Mm-hmm. Siya talaga yung crush ko. And then, nung naging crush ko naman siya, nung na-fall na ako sa kanya, kasi ilang beses na kami gumawa ng show, siya naman yung in a relationship with, matagal naman na to, with Rich. Alam naman na rin na yun, matagal na. So, hindi kami nagtutugma na parehong single. Either siya yung may relationship or ako yung may relationship. Parang ganun. Ang galing. Pero ang galing kasi, di ba, friends pa rin kayo. Nakita pa nga kayo, one time, di ba, sa gym. Nakita ko yun. Oo. Ilang beses kami nakikita sa gym at saka sa bangko. Kasi same kami ng bangko. Pero nakakatuwa, Chris, ha? Alam mo yun, ang galing, no, na parang kahit na may crush ka, hindi mo pala talaga inartehan before. Ay, hindi ako ganun. Umaarte. Hindi ako ganun. Diba? Isa pa naging crush ko. May isa pa akong crush. Ay, ang dami. O sige, sino yan? Nung nakatrabaho ko rin si Jake sa Contradiction, naging crush ko din siya noon. O bakit? Bakit? Ano naman nagustuhan mo kay Jake? Eh, guwapo din. Ako ulit, Dick. Guwapo din. Okay. Tapos,
ang galing umarte. Tapos maasikaso din siya sa leading ladies niya. That time naman si Jake, ano, single naman siya that time. Mm-hmm. And ako, syempre ako in a relationship na ako nun. Pero yun nga, paghanga and crush lang. Yung tipong, alam mo yun, parang pag, may kilig pa din naman kahit papaano. Pero alam mong, hindi pwede. Syempre in a relationship ako. So, ano naman, hindi naman ako na in love. Kita mo na yan. Oo nga. Normal naman, Chris, no? Diba, yung humanga ka, hindi naman ibig sabihin, eh, meron kang gagawing action. Yun naman okay. Yun. And oo, hindi naman ako nag-ano. Hindi ko rin pinakita sa kanya na, uy, crush kita, uy, first. Hindi ako kailangan pinakita sa kanya yun. Pero buti si Perry, no? Naging Perry, si Jake. Si Perry, hindi naman siya nagseselos. Kasi, I mean, the fact na very open ka, ibig sabihin kasi pag ganun, wala lang yun eh. Diba? Yung mga ganun crush-crush. So, buti siya, hindi naman siya yung na, Nako. Hindi. Kahit si Perry, alam niya naman eh. Alam niyang crush ko si Raph. Alam niyang crush ko si Jake noon. Alam niyang na-inlove ako kay Aljor. Alam niya pa nga na nung bata ako, si River, crush ko din eh. Alam na lahat yun. Oh. Pero alam, crush ko si River, bata pa lang ako. Nanonood ako ng mga shows niya. Kaya every time, nakasama ko si River sa shows. Dalawang shows yun eh. Oo. Asawa, karibal ko, ano yun? What? Asawa ko, karibal ko. At saka hanggang sa dulo ng buhay ko. Lagi kong sinasabi kay River, River, hindi pa rin ako makapaniwalang katrabaho kita kasi crush ko talaga kita nung bata. Oo, talaga, ka-eksena ko siya. Ilang beses ko sinasabi talaga sa yun, oh my God, ka-eksena na ko siya. Ganun. Pero anyway, si Perry rin, hindi siya nagsiselos kasi alam niya din na wala akong ginagawa. Ayun, so may trust talaga. May trust talaga siya. Nakakatawa si Chris. Alam niya na kahit sabihin kong crush ko itong mga to, kilala niya ako. Parang kilala niya ako na, ay, kilala ko yan si Chris, hindi, wala naman siya ibang gagawin, crush-crush lang. Alam niya yun, which is totoo. Mabuti naman, mm-hmm. At least may gano'ng ano. Diba? Okay. Saka hindi sabihin, sobrang open sila. Oo. Honest. Mm-hmm. Okay, fourth question. Ito. Naging pasaway sa set. Huh? Not guilty. Ay, mabait. Ay. So sa buong panahon ng career mo, Chris, never kay naging pasaway or naging diva, ganyan. Oh. Wala kang ganun. Never. Siguro pinakapasaway ko na ha. Ito na yung pinakapasaway ko. Yung nalilita ko. Kasi hindi ko natansya yung oras or sobrang. Yun na yung pinakapasaway ko na medyo nalilita ko. Yun na yun. Mm-hmm. In fairness, GMP, wala naman tayo ever nakita kasi makikita natin sa PEP yan eh. Kapag di ba may mga issue na may attitude problem, ganyan. Si Chris, walang ganun. Ever ka naman na-report? Wala. Wala matandaan. Oh, okay na yan. Oh, sige, ayan, in fairness. Last, guilty or not guilty, napagalitan ng direktor. Oh my gosh, wait lang. Isipin ko kung kailan ako last ulit na pagalitan, ha? siguro, ano, guilty. Oh, anong ano yan? Yung iyong ikikwentong, ano, ikinag-guilty. Chot, ikinag-guilty. Ito naman hindi sa, ano, in all fairness, hindi naman sa acting. In fairness naman, hindi pa ako napagalitan sa acting, no? Or kung hindi ako makaiyak, wala pa naman akong ganong issue. Pero siguro napagalitan ako na hindi ko kabisado yung lines ko. Yun. Mm-hmm. Ayun lang. Nakulang lang sa aral ng script. Siguro nawalan lang ako ng time to study the script, kaya hindi ko nakabisado yung lines. So napagalitan ako. Pero wala ka rin kasi dahil masunurin din naman ako. Wala. Ayun. At least wholesome. Ano, ang pagkagalit naman yung exage na ano. Iniisip ko nga kung meron pang ibang kung may reason pa eh. Pero hindi naman ako nasabihan. Di ba sasabihan ka na sa acting mo? Parang, hindi. Wala pa naman. Pero meron ka bang nakatrabaho na director na medyo mataray or yung natakot ka? Wala naman. Mm,
Wala naman, dahil siguro, ito lang nga, dahil siguro nagagawa rin namin yung trabaho namin, so hindi pa rin naman ako naka-experience ng terror talaga sa set. Oo. Mm. In fairness. Oo. Nag-direct mo Arlo ka na niyan, ha? Asa ka. Nag-enjoy ba naman? Yun lang, siya pang hindi ko pa nakakatrabaho in my entire... Direct Joel talaga. Hindi ko pa nakatrabaho. Mm-hmm.